Sinibak na sa pwesto si Police Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon. Magkahalo naman ang emosyon ng kaanak ni Camilon sa pagkakatanggal sa serbisyo ni De Castro. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, wala na sa restrictive custody ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon matapos madismiss sa serbisyo. I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abenya De Castro from the PNP service effective January 16, 2024, signed by me. Sinibak na sa serbisyo si Police Major Alan De Castro ang pangunahing suspect sa pagkawala ng guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Inilabas ang desisyon matapos ang isinagawang investigasyon at pangangalap ng mga ebidensya hinggil sa pagkawala ng dalaga ng Regional Internal Affairs Service o RIAS 4A. All the evidences were gathered from the affidavit. From the friend of Ms. Camilon, may mga photos and of course yung palitan nila ng text messages, no? Merong parts doon na pag hindi nagkakaintindihan itong si Major De Castro at itong si Catherine, doon nagsusumbong itong si Ms. Camilon doon sa kaibigan niya. Ayon sa Pro Calabarzon, January 16 ang pirmahan ng dismissal order ni De Castro na nangangahulugang wala na rin siya sa kanilang restrictive custody. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV, balitang Southern Tagalog kay Rose Camilon, ang ina ni Catherine, magkahalong emosyon daw ang kanyang naramdaman sa pagkasibak ni De Castro. Nandoon yung tuwa mo dahil natanggal siya sa serbisyo, pero hindi pa yun sapat para magkaroon kami ng ikangay ng tunay na kasiyahan dahil wala pa rin ang aming anak. Panawagan ni Rose na mabantayan pa rin ang bawat galaw ni De Castro kahit hindi na ito hawak ng pulisya. Kaakibat daw kasi ng pasasalamat nila sa pagkasibak nito ay ang pangamba rin nila sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang hihilingin namin dapat nandyan pa rin siya na nababantayan. Alam kung ano yung ginagalaw niya para may kasiguraduhan, hindi siya makalabas, hindi siya makaalis ng bansa. Hindi mawawala yung pangamba mo dahil pag-aalala namin. Pero sinabi naman sa amin ng mga pulis dito sa amin sa tuwi na magbibigay naman sila ng siguridad sa amin na huwag kaming mag-aalala dahil hindi naman nila kami pababayaan. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group 4A, pag-aaralan na rin nila kung paano ang proseso para hindi makalayo o makaalis ng bansa si De Castro habang dinidinig pa ang kasong kriminal nito. As of today, sir, wala pa po tayo sigurong legal ground para mag-request ng gold departure order. Unless otherwise may warrant na or... Pagtitiyak naman ng Tuwi Police na mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay sa seguridad ng pamilya Camilon. We regularly conduct patrolling and visitation dun sa house nila. Nagdagdag kami ng seguridad sa pamilya, mas hinigpitan pa namin yung pagpapatrolya dun sa bahay nila as instructed ng ating higher headquarters. Bagamat gumugulong na ang investigasyon sa kaso, paliit na rin daw ng paliit ang tsansa na makikita pang buhay ang mahigit 3 buwan nang nawawalang si Catherine. We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. Sa flow po ng investigation namin, hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po yung patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. Pero bilang ina, naniniwala pa rin daw si Rose na makikita nilang buhay at ligtas ang kanyang anak. Niraramdam ko na naandyan na ang siya. Pilit ko yung pinaglalabanan. Pilit kong pinagpapakatatagan dahil ako yung ina na nangungulila sa anak. Naghihintay sa anak. Araw-araw yan. Ace, dito sa kinatatayuan natin ngayon, dito sa bahagi ng Diversion Road na sakop ng Manghinawbawan, Batangas, ang lugar na sinasabi ng mga testigo na nakita nilang inililipat ang duguang katawan ni Catherine Camilon ng isang sasakyan gabi noong October 12, 2023. Hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin para sa mga otoridad kung nasaan na nga ba ang nawawalang si Camilon hanggat hindi nagsasalita si De Castro at si Magpantay. Patuloy namang umaasa ang pamilya Camilon na buhay at ligtas nilang makikita ang kanilang kaanak. Balik sa'yo, Ace.
Maraming salamat, Denise Abante.